So, yan mga kapatid, dito naman kami dahil katapusan na. Kailangan na naman namin ng monthly na grocery and katapusan namin ang paggas. Dito sa magpapagas ka is kanya-kanya. Ikaw mismo yung magpapagas. Kaya maganda pa rin sa Pilipinas dahil may mga tumutulong sa'yo para magpagas. So, yan. Tayo dito sa Tesco. Dito kasi ang gusto namin parate na bumili. Ayan. Kami yung bag ng anak ko. Laki. Good for ano na to eh. Good for 1 month na yung shopping namin. Umaabot kami ng 350 kada isang buwan ng shopping. Tapos dadagdagan na lang namin kada linggo kung may kulang. Ayan. So ayan, buwan-buwan kami. Ayan, laki. So ito yung bilihan namin. Shopping. Ayan. Shopping. Tapos meron din ditong Filipino store. Yan yung aking mag-inaw. Yan, Filipino store. Yan, mga panset. Mga gusto nyo mga Filipino. And Filipino food, makakabili ka dyan. Domino's Pizza. Yan. So, yan yung tsura ng grocery namin, mga kapatid. And may public library, may mga kainan din dito sa lugar namin. Hindi to gaano kalaki yung lugar namin, pero ano lang, sakto lang. Para kung bibili kami ng pangangailangan, nandito na. So, ayan. Yung mga bata. Ayan. So, ito yung loob ng grocery namin, mga kapatid. Dito, self-service. So, i-scan, tapos bayad. Ayan. Kuha kami ng scanner. Ayan. Scan ni mami yung aming code. Scan. Tagal. So, yun. Okay, hello. Ayan. So, yun. Iwan na ako. Nakasalansan na yung mga bag para mamaya. Diretso ba? Bayad na. So ayan mga kapatid, iniska ng anak ko. Tapos papakita mo anak. Ayan, nakakuha namin yung presyo. Tapos ayun na. So yung gusto ko dito mga kapatid ay yung mga gulay nila. Fresh na fresh. Ayan, ito nyo naman. Kaya lagi kami dito namimili. So ayan o, itlog. Iniska ng anak ko. Mahilig kasi sa itlog yung anak ko. Ayan. So ayan, mahilig yung anak ko sa wrap. Kaya ayan, yung binibili ni mami, nalagyan niya ham saka cheese. Ayan. Nalagyan si mami. Ako naman, gusto ko itong pinapay na to. Lalo na sa umaga. Ayan. Patient. Ayan, mahilig din sa yogurt yung mga anak ko. Yung asawa ko, kaya lagi kaming kumukuha ng yogurt. So ayan, mga merienda din binibili namin. Ay, nakutignan ninyo, nasa 62.50 na, nasa 62 na, pero si Mrs. ayan, wala pa kami sa kalahati ng grocery. So ayan, nandiyan na kami sa baby stop. Ayan, medyo kinakabahan na ako. $199 na. So ayan, 2012. Final bill namin. Bayad na. Bayad. So ayan mga kapatid, ganito lang yung buhay din sa UK. Cost of living. Ayan. Ang average na sahod dito ay umaabot ng 1,400 to 1,800 pounds a month. Tapos sabihin na natin yung bahay. Yung bahay dito ay, for example, ay 800 to 900 plus 400. Papalo siya ng 1,200 bahay saka yan, tulad din sa amin. Buwanan kami mag-grocery. Tapos may mga kulang, dadagdag na lang.
Tapos yung mga bills, nag-average siya ng 400 pounds to 500 pounds a month. Ayan. So, okay din naman. Tapos kung masipag ka, mag-overtime, overtime ka na lang. Ayan. So, ganito lang yung lugar namin mga patid. Napaka-simple. So, di man perfecto ang UK, pero may magandang future pa rin na naghihintay sa inyo para sa inyong pamilya. Ayan.